So kayo na araw mga bro, sasagutin ko lang yung nagtatanong sa isa sa mga subscribers natin. Meron kasi siyang ginagawang motor, meron siyang kuryente, meron siyang compression, at meron siyang gasolina, ayaw pa rin umandar. So bibigyan ko kayo mga bro ng tips kung ano yung mga posibleng dahilan. Nandun naman yung tatlong bagay na sinasabi ko mga bro. Compression, kuryente, gasolina, yun lang kasi yung tatlong bagay na kailangan natin i-check para umandar yung motor. Pero minsan meron nga kayong may encounter, nandun yung tatlo na yun pero hindi pa rin siya umaandar. Yan mga bro. Ano, syempre, una sa lahat, nagpapasalamat tayo mga bro sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob sa atin para po makagawa ulit tayo ng mga panibagong kaalaman, mga tutorials patungkol po sa ating mga motor. So ano mga bro, ngayon nyo lang ulit ako nakita na nag-vlog na nakaharap sa camera. So bibihira na. So matagal na, mga siguro mag-iisang taon na yata kung napapansin nyo mga bro, ano, kasi ayaw ko lang magpapakita. Okay mga bro, so yan, bago po natin umpisahan, syempre yung mga mahihilig po sa mga ganitong video, kung ngayon pa lang po kayo napunta sa ating channel, so dito mga bro sa channel, nag-share tayo ng mga basic na kaalaman. Ulitin ko mga bro, hindi naman po ako expert or hindi rin ako nakapag-aral patungkol sa small engine or sa makina. So, nagtatanong-tanong lang din ako, nag-o-observe pag mayroong gumagawa, tingin-tingin kung may mapupulot kayong kaalaman o idea. So, ayan, para maikli lang tayo yung video natin, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po palagi kayong updated pag mayroon po tayong mga i-upload ng mga panibagong videos. Alright! Okay mga bro, so para dun sa makaka-encounter ng ganitong problema, merong kuryente, merong compression, at merong gasolina, pero ayaw pa rin umandar yung motor. Ayan, para sa inyo mga bro, ano pa ba yung pwede nating i-check dyan? Kasi nakaka-encounter na ako nyan, so merong mga pumunta dito na TNX na ganun nga yung naging problema. Galing na rin siya sa ibang shop, pero hindi pa rin mapaandar. Mayroon naman daw kuryente. Pag chinik mo, ano siya, talagang may kuryente mga bro. Pero pagka tinignan mo yung carb, wala siyang barado, naglinis ka na ng carburetor, yung tanke, walang halong gasolina. Ay wala. Yung gasolina, walang halong tubig. Tapos may compression. Oh, ano pa ba yung mga pwede natin i-check mga bro? Okay? Pag na-encounter niyo to mga bro, unang-una niyo i-check 'yan. Basta na-check niyo na lahat, mayroon. Ang na-encounter ko kasi mga bro, based on my experience mga bro, ano, tumutukod po yung barbula. Mayroon pa siyang compression na hindi na ganun kaganda. Kung mas maganda kung meron kayong pang-test ng compression, pwede yun mga bro. Pero i-check nyo na rin siya mga bro bago kayo mag-check ng, kasi mga bro, dapat ang barbula natin, yung intake tsaka yung exhaust, dapat pagka naka rest position yan or naka-timing yung makina, naka-compression stroke, dapat ano siya? Dapat may play yung ating mga barbula mga bro. Yung intake tsaka yung exhaust valve, dapat meron po siyang laro or mayon siyang play. Kumbaga, nakasarado yung dalawang barbula. Kasi pagka walang play yun, ibig sabihin yung barbula natin nakaangat. Yan. So, ayan yung naging problema ko nung last week lang sa TMX. Naglinis ako ng carb, balik din ako ng spark. Pag yung mga basic troubleshooting mga bro. Kasi pagka yung isang motor, ayaw umandar, hindi ka naman agad basta-basta magpapalit ng parts. Diba? Ay, dispark pag yan. So, check mo muna yung high tension wire kung meron ba siyang kuryente. Para yung mga customer natin, hindi po sila nagagastusan kung papabilihin mo ng papabilihin. Naalala ko na naman yung mga customer natin na pumunta dito, may daladalang cams, may daladalang valve spring. Tapos, pag-check ko yung motor, ano lang pala, yung kill switch nakadikit sa ground, kaya ayaw umandar. So, mga ganong kaso ba, mga bro? So, marami na akong na-experience. Pero, yung sinabi ko sa inyo, mga bro, isa po yun sa mga dahilan kung bakit ayaw umandar, nandun naman yung tatlong bagay. Kasi doon sa tatlo na yun, kapag ka nawala yun, hirap. Yung ating pagkakawala ng lost compression, mga bro, minsan, hard start siya. Kasi, di ba, yung may mga motor na mayroong timing gear, yung mga timing chain type. Kasi yung TMX, hindi naman timing chain type yun, ano? Yung mga TMX, mga push rod po yan. Pero yung ating mga, may mga timing gear,
Siyempre, may timing chain, meron tayong timing gear. Doon sa gear, mayroong mga mark doon na kailangan naka-TDC or naka-top. Pagka nilisay nyo ng isang ngipin lang, aandar pa rin ang motor mga bro. Pero minsan, lost power, hard start, walang hatak, walang arangkada, walang dulo. Kasi nga, hindi naka-timing mga bro. So, napakahalaga mga bro na talagang perfect timing kapag ka nagkakalas po kayo ng makina or kapag ka nagtatiming po kayo ng makina. Isa yon mga bro. Sinasabi ko sa inyo, tukod po, tukod. May compression, may kuryente, may gasolina, walang problema sa carb, sa spark plug. Pero, i-check yung mga bro kung tukod. Kasi mga bro, ang barbula po natin, dalawang klase ang nagiging kinalalabasan niya habang ginagamit niyo po. Ano? Halimbawa, tinaiming, galing kasa. Kaya nga, meron tayong valve clearance na tinatawag. Diba? So, meron tayong tune-up na tinatawag. Kasi yung valve clearance, yun yung tune-up kung tawagin. Pero, sa akin kasi, iba naman ang pananaw ko dyan mga bro. Kaso, nakasanayan ng ibang mekaniko na pag sinabing tune-up, valve clearance. Pero dapat, ang totoo, naglinis ka ng carburetor, tune-up yun. Naglinis ka ng, nag-adjust ka ng kadena, tune-up pa rin yun. Masasabi mo tune-up yun. Yun ang tamang meaning ng tune-up. Pero, nasanay na tayo na pag sinabing tune-up, valve clearance. So, may specific mga bro kung kailan dapat kayo mag-tune up. So, hindi po maganda sa makina, hindi maganda sa motor, na lagi kayo nagpapa-tune up. Meron akong naging customer, every 2 months daw nagpapa-tune up siya. Hindi ko po advisable na ganun. Meron lang kayong mararamdaman sa motor na kailangan nyo nung mag-tune up. Minsan, umingay, ayan, hard start, lumalakas sa gasolina, ayan. Kailangan nyo ipa-check yung inyong mga clearance. So, bawat motor, iba-iba naman yung motor natin, mayroong specific na valve clearance. Mayroong 0.04, 0.05, may 8. Ayan. Depende yan mga bro. Meron naman mga manual, yung ating mga motor. Makikita nyo doon kung ano yung dapat na standard na valve clearance. So, isa sa dahilan yon kung bakit yung motor ayaw umandar or hard start kasi naka-encounter na ako nyan. Isa pa mga bro, ganito. Pagka-check nyo, wala sa timing, pero may compression. Naka-encounter na ako niyan mga bro, madami-dami na. Two-stroke pa nga, tsaka yung FC. Kung naalala niyo yung sinerbisan natin mga bro na FC, ganun yung naging problema niya. So, sa Malati yun, nasa Malati. Galing na siya sa tatlong shop na hindi nila mapaandar. Yan. Galing sa tatlong shop, may compression naman, may gasolina at may kuryente, ayaw pa rin umandar. So, isa pa sa i-check niyo mga bro, yung magneto, kumakalpos siya doon sa kunya. Yan. So, kunting-kunti lang nakalpos mga bro. Ibig sabihin, wala na sa timing. So, ang nangyayari doon mga bro, kasi sa magneto, doon naman magkakakonektado kasi yun mga bro. Doon sa magneto, meron doon parang nakausli na bakal, nakaumbok. Na yung pagka tumapat doon sa pulser mga bro, doon naman magsisignal si pulser. Bibigay niya yung signal doon sa CDI. Si CDI naman na magbibigay ng supply papunta doon sa ignition coil. Si ignition coil naman yung magpapataas ng boltahe para mas malakas yung sunog ng spark plug or yung spark ng spark plug. Nung sa ganun mga bro, masusunog niya lahat ng air and fuel na galing naman sa ating carburetor na minix niya. Tama ba? Kasi ang trabaho ng carburetor mga bro is to mix air and fuel na ibabato niya dun sa ating combustion. Bago naman siya makapasok sa combustion, dadaan siya sa ating intake. Okay? Dadaan po siya sa intake. So, ang nagpapagalaw naman sa intake, mga bro, is yung ating cams. Di ba? Yung cams naman natin, meron tinatawag na cam lube. Okay? Yung cam lube naman, mga bro, yun yung tumatama dun sa ating rocker arm or sa mga shims, kasi hindi naman lahat ng motor mayroong rocker arm. Dun siya shim cap, tumatama. Ang nagpapaikot naman dun sa cams, layo na lang napuntahan natin. Ang nagpapaikot naman niya, para lang mga bro magkaroon kayo ng idea. Kasi itong mga tutorial na ginagawa ko mga bro is para sa atin. Para dun sa mga mahilig mag-DIY at sa mga nagtitipid. Ano, para hindi na kayo pumupunta sa mga shop, hindi na kayo pumupunta sa mga mekaniko na nagre-reklamo kaya na sobrang mataas. Kung aaralin niyo mga bro, meron kayong proper tools, napakadali lang din intindihin. Para lang kayo naghuhugas ng pinggan mga bro. Kasi minsan, meron kayong mga trouble na may encounter na kakaiba talaga. Yan. At karating tayo sa paghugas ng pinggan. Okay, so, dun nga sa ano mga bro, dun nga sa cams, ang nagpapagalaw nun is yung timing gear. Yung timing gear naman, dun nakakapit yung ating kadena.
na nakatapat naman yung kadena. Yung kadena natin, mayroong paglalagyan na gear, gearing bins na nakasalpak doon sa sigunyal. Doon naman sa sigunyal or sa crankshaft, doon naman nakatapat, doon naman nakakabit yung magneto with kunya. Yung kunya na yun mga bro, mayroong lagayan yun. At yung ating magneto, mayroon din lagayan yun. Hindi po pwedeng sala. Kasi pagka nandito yung kunya, nandito yung paglalagyan mo sa magneto, isinalpak mo, hindi mo rin may papasok. Ang problema ganito mga bro. Ang problema, minsan yung kunya natin, nasisira rin po yan. Sa sobrang, siyempre sobrang bilis ng ikot eh. Imagine mo, naka Minora motor, umiikot siya ng 22. 22 na ikot, nung naka-idle ka lang. Pagpalagay na natin, ganun. So, sobrang ikot. Pagka tumamilis na yung magneto, iikot pa rin siya, mga bro. Iikot pa rin siya. Kasi hindi siya makakalas gawa nung may bolt po yan. Yung ating magneto, mayroon siyang washer at mayroon pa siyang bolt. So, nakapix pa rin siya. Kaso, gumalaw. Okay, gumalaw. So, nakakabit naman doon yung ating timing chain, tapos yung magneto natin, doon nakabase naman yung ating pulser na kailangan niya lang mabigay ng kuryente. So, tuwing kailan ba dapat magbibigay ng kuryente ang ating CDI? Okay, mga bro, ulitin ko, ang CDI, ang nag-uuto sa kanya na magbibigay ng kuryente is yung pulser or yung pick-up coil na tinatawag. So, kailangan, pagbigay ng pulser, doon lang yung magbibigay ng spark. So, tuwing kailan? Dapat mga bro kasi, ito yung ating block. Ayan, yung ating block. Pagkataas niyang block niya, pagka tumaas siya doon, yung pinakatuktok niya, yung pinakataas niya, kasi hindi naman yan tataas na sobrang taas, di ba? Mayroon siyang limit. Ayan, pagka tumaas siya, mayroon na siyang limit, yun yung tinatawag na timing or TDC or yung compression stroke. So, meron tayo mga bro, apat na stroke sa mga 4 stroke. Kaya nga, kaya nga apat, 4. Okay. So, meron tayong charging or intake stroke, unang stroke. Tapos pagtaas niya, compression stroke. Yon, compression stroke. Tapos pagbaba niya, power stroke. At pagtaas niya ulit, exhaust stroke. Okay? So, apat siya. So, pagka nandun siya sa compression stroke, dun lang dapat sasabog yung ating spark plug. Okay? Doon lang dapat sasabog yung spark plug. Ulitin ko mga bro. Ngayon, pagbaba niya, power yun. Yan, ganun dapat. Ngayon, pagka sumala yung magneto mga bro, ang nangyayari dyan, minsan, pataas pa lang, sumabog na. So, hindi pa nako-compress your engine fuel, lost power yun. So, wala siyang Minor, mahirap anda rin, at sa kasamang palad, hindi na nga umandar. Posibleng mangyari yun. Yes, posible po yung mangyari. Tumataas pa lang, nasa kalahati pa lang yung piston, pumutok na yung spark plug. Siyempre, may gasolina, nasasabog yun. Kaso pagka ganun, paulit-ulit yung ginagawa, hindi siya maganda sa makina, mga bro. Kasi nga, hindi pa nakukompress eh. Sayang yung power sana. Ngayon naman, nangyayari naman, ganito. Pagka tumaas na, dapat pumutok. Hindi, delay naman siya. Pagpababa ng piston, saka naman pumuputok. So, sala pa rin yun. Oh, di ba? Ganun mga bro, mga sir, mga dapat nyong mag-gets or mga dapat nyong maintindihan din pagdating sa makina, no? So, meron kasing hanggang ngayon mga bro yung pag-aaral ng makina kasi tuloy-tuloy siya, halos walang katapusan kasi hanggang ngayon, akala ko, alam ko na yung mga dapat na i-check kapag ganun yung problema pero paiba-iba pa rin yung problema mga bro ng mga makina, no? Paiba-iba yung mga sira ng makina. Yan. So, sana mga bro, meron ko yung natutunan. Yun lang yung nakikita kong posibleng dahilan na hindi ko pa nasabi kasi marami nagtatanong sa atin yan, bakit daw ganun may kuryent. Kasi ang sinabi ko naman kasi dun sa mga title natin sa video, tatlong bagay lang ang dapat nyo i-check para umandar yung makina. Paano nga pag yung tatlo na yun, na-check nyo na, ayaw pa rin umandar. So, kakaiba nga, di ba? May kuryente, may compression, may gasolina, ayaw pa rin umandar. So, naalala ko mga bro, isa pa nga eh. Mayroon kasi mga brong kuryente nang hindi makasunog, di ko alam kung bakit. So, naka-encounter na po ako nyan, malakas ang kuryente, sobrang lakas ng kuryente. Home service ito mga bro sa Cabuyao, Laguna. Okay, buti na lang, kasama ko dun si Boss Danny yan, so shoutout kay Boss Danny. Buti kasama ko siya, rouser yung motor niya. Pati siya, naguluhan, tinap-overhaul na namin mga bro. Maganda yung compression, okay lahat, yung guide, yung piston, yung valve, walang problema. May kuryente, sobrang lakas ng kuryente mga bro. Alam nyo yung naging problema, spark plug mga bro, spark plug. Pero may take note, yung spark plug na rin yun, may kuryente. So may kuryente siguro mahipa. Sa tingin mo,
pag tiningnan mo, malakas. Malakas talaga yung spark niya, mga bro. Pero di ko alam kung bakit pinalitan namin. Ang ginawa namin, mga bro, para mas mabilis mag-troubleshoot, tinanggal namin yung dalawang spark plug ng motor ni Boss Danny na Rouser, kasi naka-Rouser 1.15 din yun. So, tinanggal ko yun. Tinanggal namin yun na sinalpak. Tapos, one click lang. Sabi ko. Napakabot kami dalawa sa ulo, mga bro, na mayroon palang ganung problema sa motor. Kasi wala na kaming, nilagay na namin yung ignition coil, ayaw. Nilagay na namin yung CDI, ayaw pa rin. Ay, sabi ko, malulugaw yata tayo dito. So, mayroon mga ganung kaso, mga bro. No? Kaya, yung pagmemekaniko, tuloy-tuloy lang, mga bro. Tuloy-tuloy lang yung pag-aaral natin. So, maraming tayong may encounter na mga kakaibang problema. So, yun lang yung masasabi ko doon. Doon sa nagtanong, check nyo mga bro kung tukod. Yan. Possible din na matukod dahil sa magneto. Pero i-check nyo yan lahat. I-check nyo na okay yung magneto. Fit siya doon sa kunya. Hindi siya nakakalas. Para nasa timing lalo. Tapos, isa pa. Siyempre, yung timing gear, dapat alam nyo rin yan. Tapos, isa pa, tukod. Yan mga bro, yung nakikita kong possible na sira doon sa mga nagtutroubleshoot. Kasi mga bro, meron tayong mga kaibigan na mekaniko rin. No, meron tayong mga kaibigan na mekaniko rin na nagpapalitan lang tayo ng mga kaalaman. Minsan nagtatanong ako, minsan nagtatanong sila. Ganun mga bro, para mas lumago yung ating kaalaman. Okay, so hanggang dito lang mga bro. Sana pala, so shoutout sa mga kaibigan natin, sa mga solid subscribers at followers natin. At nagpapasalamat ako mga bro sa inyo kasi umabot na pala tayo ng 310 subscribers at meron na tayong 40,000 followers sa Facebook. Yung mga hindi pa nakapalo mga bro, kasi nagbibigay ako ng mga diagram, nag-upload po ako ng mga diagram sa Facebook. Doon na lang kayo manood or pwede nyo i-download. Nag-upload ako doon ng mga diagram ng iba't ibang motor. Siguro isusunod natin yung request ng Sniper 135 na CDI, yung connection daw ng Sniper 135 na CDI. So gagawa tayo niyan mga bro, tamang-tama, meron tayong ginagawang Sniper. Pero magulo din kasi kayo mga bro, minsan ayaw nyo ng mahabang video, tapos ayaw nyo ng, minsan ayaw nyo ng diagram, gusto nyo actual. Yung iba naman gusto actual, ayaw ng diagram, kasi minsan nakakalito rin sa inyo. So gagawa na lang tayo ng diagram para dun sa nakadiagram. Pero pag may pagkakataon tayo, gagawa rin tayo ng actual para actual yung nakikita. Okay mga bro, so hanggang dito lang yung video natin. So shoutout sa ating mga tropa. Kay Mariano Brothers Moto TV, shoutout bro. Kay Palapaan dyan rin ng Candelaria. Shout out kay SMS Winswork ng Kabuyo, Laguna. Yan, shout out. Yan mga bro, mayroong mga channel yan. So search nyo na lang yung kanilang mga channel mga bro. Suportahan natin yung mga kapwa natin na mekaniko, mga vloggers. Yan. So shout out sa mga lahat ng subscribers natin. At kay Willie Asas, yung lagi nakaabang, lagi nakasuporta sa ating channel. Shout out bro. Kay Mr. Promoter D, si Drax. So shout out bro. At kay Suzuki Winswork. Yan, Oragon World, shout out bro. At shout out kay Noel. Yan, Noel Winston. Okay mga bro, so hanggang dito lang yung video natin. Sana po meron kayong natutunan sa basic kaalaman natin. Kung meron pa kayong gustong itanong at dun sa mga mekaniko matatagal na, kung mayroon kayong alam pang ibang dahilan kung bakit ayaw umandar yung motor, so paki-comment na lang mga bro para marami yung makaalam. Okay, so share link tayo mga bro, share. Kasi yung kaalaman natin, hindi naman natin mababaon yan habang buhay. Pagka namatay tayo, wala na. Wala na. Okay, so hanggang dito lang. Magandang araw sa inyong lahat. At right safe lagi mga bro.